So, hello everyone. Magandang umaga. So, sa episode na ito ay ituturo ko sa inyo kung paano i-set up ang inyong gradebook sa inyong LMS kung kayo ay gumagamit ng module. So, una, bago tayo mag-set up ng gradebook natin, so, assume na po pala na tapos na kayo makapag-check sa mga activities ninyo, assignments, kung ano man. Tapos, mayroon na kayong grading system na pagbabasihan para ma-set up natin yung gradebook ninyo. So, sa akin, so, ito yung sample grading system ko. So, sasabihin natin na may midterm at saka yung final, at saka yung may assignment, quizzes, major exam, nag-comprise sa midterm, same with the final. So, 30% yung assignment, 30% din yung quizzes, and then 40% yung major exam, total of 100%. So, ito yung i-set up natin doon sa LMS natin. Okay? So, access nyo lang yung LMS site nyo. Tapos, mag-log in kayo. So, katapos ay locate nyo yung course or subject kung saan nyo gustong i-set up yung reading system po ninyo. So, for example, this one. Tapos, pag andito na kayo sa loob, punta lang kayo dito sa bandang gilid, sa grades. Click nyo lang itong grades. Tapos, makikita nyo, andito na lahat yung mga activity ninyo, pero hindi pa po ito organize or categorize. So, punta lang kayo sa setup. Ito, sa bandang gilid ng view, may setup. Tapos, kung makikita nyo, hindi pa siya categorize. So, categorize muna natin sila. So sa for example, sa gagawin natin, so mayroon tayong course, so mayroon tayong midterm at saka yung final sa so, set up natin. Add lang tayo ng category. So for example, midterm. Save changes nyo lang, automatic 'yan na ang midterm ay under 'yan ng course ninyo, yung subject ninyo, so, ang kanyang parent category. Continue nyo lang. So, makikita nyo, mayroong subject. Ito yung subject. Folder na subject. At saka nasa loob pa yung mga activity. Hindi pa sila na categorize dito sa loob ng midterm. So, mayroon na tayong midterm sa loob ng ating subject. So, within our midterm, mayroon tayong midterm assignment, midterm activity, at saka midterm exam. So, yan yung ilalagay natin ang mga category. So, sa ating midterm, add lang kayo ng category ulit. Tapos, for example, midterm activity. Activities. Tapos, dito, huwag nyong kalimutan click tong parent category kasi kung hindi nyo to default kasi nito is nandun pa rin siya, under pa rin siya ng subject ninyo. So, kung wherein itong midterm activities natin, kung titingnan natin, under na siya ng ating midterm category. So, dito lang sa parent category, check nyo lang to, click nyo, at saka select nyo yung midterm kasi under siya ng midterm. Save changes. Okay. So, mayroon na tayong midterm activities sa loob ng ating midterm category. Okay. So, isusunod natin is yung midterm assignment at saka midterm major exam. So, add lang tayo ulit ng category. So, midterm assignments. Tapos, click nyo ulit ng parent category. Under pa rin siya ng midterm. Save changes. Okay. So, kung makikita nyo. So, dalawa na yung subcategory ng midterm. So, major exam ang idalagdag natin. So, midterm major exam. Tapos, click nyo ulit itong parent category. So, under pa rin siya ng midterm. So, save changes. So, kung makikita nyo, kompleto na yung sa midterm natin. So, pagbasihan natin yung grading system natin. So, meron na siyang assignment, activity, at saka yung major exam. Itong sa midterm grade, yan po yung kabuuang midterm total grade. So, andito na po siya. So, hindi nyo na po kailangan ilagay yun. Okay. So, ang next natin is set up is yung sa final. So, same pa rin. Pariha lang ito. Add lang kayo ng category.
So, finance. So, sa parent category niya, so, automatic siya by default under siya ng course or subject natin. So, since finance is under ng subject natin, so, wag nyo lang ibahin yung andito. Save nyo lang. Save changes. Continue. So, ang midterm, mayroon ka ng midterm, mayroon ka na rin final. So, ang next nating ilalagay is yung mga subcategory ng finals natin tulad ng ilangan natin sa midterm. So, add lang tayo. So, i-add natin is final activities, final assignment, at saka yung final major exam. Final activities. So, sa parent category, so, default is under siya ng subject, so i-change natin to, gawin natin to finals, gawin because final activities is under siya ng finals natin, so save nyo lang changes din nyo. Okay, makikita nyo mayroon na tayong subcategory na final activities under ng finals, so, add ulit tayo para sa assignment final assignment. Okay, so change yung category, under pa rin siya ng finance, save, at saka yung final major exam. So final major exam, add ulit yung category, final major exam, current category, under siya ng finance, okay. Save changes. So yan, kumpleto na. So, kung makikita nyo, kompleto na yung mga kategory natin. Meron tayong subject natin, yung course. So, inside it, meron tayong midterm at saka yung final. So, sa loob ng midterm, meron tayong activities, meron tayong assignment, at saka meron tayong major exam. Same with the finals. So, ang susunod natin gagawin is, ipa-i-categorize na po lahat natin ang ating mga activities na nandito. So, upon making your activities, be sure to rename it properly para hindi kayo mahihirapang i-recognize kung saan nyo sila pwedeng ipapasok. Okay? So, yung sa akin is, yung mga naming ko is mayroon ako midterm assignment 1, midterm assignment 2, assignment 3, final assignment. So, yan, para madali nyo ma-categorize. So, unahin po natin itong midterm assignment 1. So, sa midterm, click nyo lang yung arrow sa bandang gilid. Back tayo. Makita nyo. So, may arrow dito sa bandang gilid. Click nyo lang yan. Tapos, lagay nyo yan sa dito sa inyong category. So, midterm assignment. So, dito yan. So, under siya ng midterm assignments. So, click nyo lang to under niya. Move here. Tapos, so, kung i-check nyo, yung midterm assignment po ninyo, midterm assignments category, may item na po siya. So, midterm assignment 1. So, ito po yung andon kanina sa taas. So, nailipat na po natin dito. So, sunod is yung midterm assignment 2. So, click nyo lang din itong arrow, same process. Tapos, midterm. So, dito pa rin. Click nyo siya under siya sa midterm assignment. So, ito. Click nyo to. So, okay. Dalawa na yung midterm assignment natin. So, tapos midterm assignment 3. So, categorize din natin. Lagay din natin to doon. Midterm assignment 3. Okay. Dito under siya na midterm assignment. Okay, so kung makikita nyo, wala na yung mga item dito na midterm assignment, napunta na po siya dito sa category natin na midterm assignments. Okay? Tapos, ang next natin ilalagay is ito yung final assignment 1. Okay? Click nyo lang same process, yung arrow, gilid, final assignment 1, so final dito, final assignments. Okay? Click nyo lang yan. Continue. Tapos itong midterm exam. So itong midterm exam,
Ito yung major exam natin. So, lagay nyo lang dito sa midterm major exam. Saan ba yun? Ito. Midterm major exam. So, click nyo lang dyan. Hintin nyo para ma-categorize mo natin lahat. So, itong final activity 1. So, lagay dito sa final activity. Final activities, finals, itong final activities. So, dito, may final activity 1 dito. Under siya ng final activities. Continue. So, itong final activity to, same process. Punta rin kayo doon. So, final activity. Final activities. Okay, final activity to, dito. Continue. Tapos ito, final activity 3. Click nyo lang yan. Para malilipat, ma-categorize siya. Punta sa final activity. Okay. So, check natin kung pumasok ba sa final activities. So, final activities. So, dito na sila. Final activity 1, 2, at saka yung 3. So, tingnan natin. May naiwan pa. So, may pang-apat pa. Final activity 4. Lipat din natin ito doon. Final activity 1, 3. Dito. Final activity 4. Tapos yung final activity 5. So, marami tayong activity sa finals. So, click nyo lang yung arrow. It's just the same process. So, andito, final activities. Dito sa baba. Lipat. Okay. Tapos, final assignment. Assignment, okay? Final assignment to. So, move din natin to doon sa final assignment natin. So, final assignments. Okay? May final assignments tayo rito. So, move natin dito. Tapos, yung ating final activity 6. So, meron pa tayo akong activity. Final activity. So, under pa rin siya ng final activities. So, 6 dito. Continue. Tapos, mayroon tayong activity 7, final. So, ang daming activities. So, final. Final activities. So, active final activities. So, andito. Under niya. At next is yung final assignment 3 natin. Ito. Click mo lang ito para ma-move. Final assignment 3. So, click. Okay, categorize under the final assignments. Okay, click na lang ito. Okay, ang mga balong ako, ito na lang ako, white. Tapos, final activity 8. So, mayroon tayong final activity 8. Final activity, so dito. Wala niya yung under. Final activity 8. Wala po siya. Final examination. So, ito yung ano natin, yung major exam. So, categorize din natin ito doon sa final major exam. Ito. Okay. Final major exam. Ito yaga mo, speakers. Tapos, midterm activity 1. So, meron pa tayong midterm activity 1 na iwan. So, categorize natin ito under midterm activity ito. Tsaka yung panghuli. Panghuli is yung ito, midterm activity to. So, midterm activity to. Lagay nyo lang yan dyan. Okay, so kung makikita nyo, wala na pong mga items na naiwan dito sa taas. So, nakaka-figurize na po sila lahat. Okay? Pumasok na po sila sa mga kategory po ninyo. So, next po natin gagawin is isi-set up natin yung ating mga calculation or yung mga percentage kung paano i-compute yung bawat percentage nila. So, kung makikita nyo, may mga summation
symbol rito sa kada category natin, may symbol ng summation. So ito, dito po natin ilalagay yung mga formula po natin. So sa ating midterm activities, kung makikita nyo, midterm, that is 30%. So ilalagay yan natin. So para malagay yung computation, click nyo lang itong edit. So kung makikita nyo, yung dalawang item po ninyo, yung dalawang activities ninyo, mayroon yung 40 items. Ito yung number of items kada isa nila. So yung isa is 20, yung isa is 20. So a total of 40 items. So okay, so una natin gawin is click nyo lang yung edit, saka edit yung calculation. So ito na po yung next na makikita ninyo sa screen. So ang kung makikita nyo, naka-bold siya kung saan tayo maglalagay ng ating mga formula. Under siya ng midterm activities. So ang gagawin natin ng formula is yung midterm activities. So naka-bold yung category total natin. So para makapag-compute tayo ng midterm activities natin, una natin is maglalagay muna tayo ng mga ID doon sa mga item natin o doon sa mga activity natin. Lagyan sila ng ID. Kumbaga ito yung mga variable nila. Wala, tatawagin natin doon sa paglalagyan ng formula. So, unique, dapat unique itong mga variable ninyo para hindi sila magkakapareho doon sa iba. So, this one. So, say for example, midterm activity 1. Say for example, midterm activity. So, ito, lagay lang natin MA. MA1. Okay? At saka yung isa, MA2, midterm activity 2. Okay, hit nyo lang yung enter. So, kung makikita nyo, so may ilan itong MA1 tsaka MA2. So, kung gusto nyo, di kayo mag-hit ng enter, ito lang, click nyo lang itong add ID number sa baba. So, next is tatawagin na natin yung mga variable nila para makompute na natin yung percentage ng kada category. Okay, so for example, so parehas lang din to sa Excel. Ang una natin ilalagay is lagay lang kayo ng equal sign. Equals, tapos tatawagan nyo ito, punyo itong ikopya. Copy nyo lang para iwas error. Copy, control V. Plus, so ganito tayo mag ano eh, compute ng grado sa Excel. Hello sir, good morning sir. Control V. Tapos, Sige sir, mga anak ko sir. Tapos, parang lang yan. Tapos, divide nyo. So, row score divided by the total score. So, yung sa atin is 40. So, hindi ako nagsisero base. So, sa akin is times 50 plus 50 kasi hindi ako sumunod doon na zero base. So, times 50 plus 50. Tapos, yung ating midterm activities, that is 30%. So, multiply nyo lang yan ng parenthesis para ma-specify. Multiply by 0.3. So, yun na. So, that is 30% ng ating total yung sa ating activity. Save nyo lang. Okay. Let's check kung gumana nga ba yung ginawa natin na formula. So, para makapag-check tayo, punta lang kayo dito sa view. Bandang gilid, balik kayo sa view. Tapos, punta kayo sa midterm activities. So, yung dito, may makikita kayong midterm activities total. Click nyo lang yung may lapis or ballpen sa gilid. Yan lang, click nyo. So, makikita nyo may grado na po sila doon sa midterm activities nila out of 30%. So, ito na yung grado nila. So, let's check manually ito kung tama nga ba ito. So, say for example, itong ka-abordo, kung click nyo itong lapis sa gilid, so, yung activity niya is midterm activity. So, ang nakuha niya is 17. So, 17 items yung out of 40 yung nakuha niya. So let us compute manually. So say for example, gamit natin is yung ginamit natin sa formula. So 17 divided by 40 because 40 is the total items.
times 50 plus 50. Let's check. So 16 plus 11 is 27, not 17, 27. So 27 divided by 40. Tapos times 50 plus 50. So ito, tapos multiply siya natin by 30% times 0.3. So that is 25.125 or 25.13 out of 30%. So let's check kung nag-coincide ba dito sa computation natin. So kung makikita nyo, yung midterm activities total niya is 25.13. So that is correct. So meaning to say, tama po yung ginawa natin na calculation. Same with the other. So tama na po yan. Okay? So okay, balik na tayo. So we're done. So tapos na natin ma-sit up yung midterm activities. So balik tayo sa sit up. Ito sa mga gilid. Tapos next natin isi-sit up is yung midterm assignment. We're done with the activities. So dito na tayo sa assignment. So ito, so midterm assignment total. So basta may makikita nyo tayong summation sign, dyan nyo ilalagay. This one, edit calculation. Okay, so makikita nyo is under na tayo sa midterm assignments. Kasi ang nakabold itong category total ng midterm assignments. So same process pa din, lagyan natin ng variable or ID yung mga item natin sa loob ng ating midterm assignment. So say for example, midterm MA1 yung sa midterm activity. So yung midterm assignment say MAS natin. MAS1, midterm assignment 1, MAS2, midterm assignment 2, tsaka MAS3. So kung makikita nyo, tatlo. So tatlo lang yung nasa loob ng midterm assignments. So, tatlo lang yung mga items natin na nandyan. So hit nyo lang yung enter. So andyan na. So punta tayo dito sa taas, sa may box. So equal sign. Same process. Pwedeng copy nyo lang to. So hindi natin alam kung, so balikan muna natin kung ilang items to. So back, cancel muna tayo. So ang ating assignment is a total of 30. So tag 10 points each assignment. So 30. So okay, where 30. So is equal to copy, control V plus ito. Copy, control V plus yung pangatlo. Copy, control D. Lagay nyo sila sa loob ng parenthesis para mas specify ang process. Naunahin. Divided by 30. Okay. Parenthesis ulit. Times 40. No, times 50. Plus 50. Lagay nyo parenthesis. Tapos, ito ay yung assignment is 30% lang din to. Times 0.3. So save changes. Okay. So let's check kung gumana lang ba yung sa assignment natin. So view. Greedy report. Click natin yung greedy report. View. Tapos punta tayo sa midterm assignment ito. So, click nyo yung bullpen. So, check natin itong kay Abordo. So, ang nakuha ni Abordo sa assignment niya is 6 plus 6 is 12 plus 7 is 19. So, let's check. Okay. Wait. Pagitan mo natin konti. Okay. Let's check. 19. So 19 divided by 30 is equal to times 50.
plus 50 times 0.3. So dapat 24.5 yung sa midterm assignment total niya. So makikita nyo ito, midterm assignment total. Ito, mayroon siyang 24.5. So yan, meaning to say, tama yung ginawa nating calculation. So, gumana yung calculation na ginawa natin. So, yan, nakapag-check na tayo. So, proceed na tayo. Balik tayo sa sit-up. Tapos, ang next natin is yung major exam. That is 40%. Midterm, major exam. So, ito, over 50. So, ito, exam natin is over 50. Click nyo lang yung my summation, edit. Tapos, edit calculation. So, andito tayo, midterm exam. Ito yung naka-bold category, midterm major exam. So, say for example, midterm exam, ME, ME1, ME lang. So, wala na tayong ano, isa lang yung item natin dyan. So, hit nyo lang yung enter. So, that is over 50. Over 50 ba yun? Balik naman natin. Midterm major exam natin is yes, that is over 50. So click. So ito yung gagamitin natin. Copy nyo lang yan. Copy is equal to control V divided by 50. Lagay nyo sila sa parenthesis. Hello. Okay. Good morning. Times 50 plus 50. Increase ulit. Yes, yes, Pop. So, this is 40% times 0.4. Okay? So, siguro tama. Save changes. Okay? Say continue. So, check ulit natin. So, dito sa view. Tapos, ready report. So, yan is midterm major exam total. So, ito, midterm major exam total. So, yes, yes. So, click nyo lang. So, check natin ng ka-bordo. So, sa midterm major exam niya, bordo is mayroon siyang 20 out of 50. Pag-campus. Campus. So, 20 out of 50. So, 20 divided by 50 equals times 50. Yes, yes. Plus 50 equals times 0.4. Okay. So, mayroon siyang expect natin na mayroon siyang 28 points out of 40%. So, 28% out of 40. So, kung makikita nyo, dito sa midterm major exam total niya, mayroon siyang 28. Meaning to say, tama po yung ginawa natin na calculation. So, 28 ang nakuha niya out of 40. Okay? Okay. So, balik na tayo. So, next is, ang next nating i-set up is yung total midterm grade niya. Yung midterm grade. So, ang total lang kanyang midterm grade is addition of is or her midterm assignment, activity, and the major exam. So, i-add lang natin yan para magpa yung total midterm grade. So, pag-compute ng midterm grade nila, so mayroon tayong dito, ito is midterm total. Ito yung total grade nila sa midterm. So, edit nyo lang yung calculation. Mayroong summation sign. Tapos, makikita nyo, ito yung nakabold yung sa under ng midterm. So, ang i-add natin dito is yung sa midterm activities, midterm assignment, at saka yung midterm exam. Diba? Sila yung add natin. So, same process. Lagay ulit tayo ng mga variable nila. So, say for example, midterm activities in a total. Total, so MA, midterm activity total, tapos midterm assignment mass total, at saka yung midterm major exam, midterm exam total. So say example, yan ang lalagay nating variable. Enter. Okay, so yan ang tatawagin ulit natin, equal sign, tapos yung kada total nila. Control copy, control V, plus, control copy, total, control V, plus, copy ulit natin yung sa exam,
Little V. Tapos save nyo lang kasi yan yung ano ipagkukuha ng ano major grade nila. So let's check kung gumana nga ba yung grade nila. So grade report, view, tapos grade report. Punta na kayo sa midterm total. So ito, may midterm total dito. So click nyo lang yung ballpen sa gilid. So kung makikita nyo, andito na yung mga grade nila sa midterm. Mayroon silang yung kay Abordo na 77, may 89, may nag 90. Tsaka yung mga may kulang pa, yung mga INC, walang grado. So let's check kung tama nga ba yung pagkakatotal ng system sa grado nila. So kung makikita nyo sa midterm activities ni Abordo, so say for example ito, batang ito is sa kanyang midterm may nakuha siyang 25.13 plus yung kanyang assignment is mayroon siyang 24.50 plus yung kanyang major exam is mayroon siyang 28. So ang midterm grade niya is mayroon siyang 77.63. So kung makikita nyo back, so mayroon siyang 77.63, meaning to say tama po yung ginawa natin na calculation. So next nating i-set up is yung sa final. So it will be the same process with the midterm. Yun lang din ang gagawin nyo. Doon na tayo magkakaiba mamaya sa pagkukuha ng final grade ng bata. So let's go, set up natin yung final. Ito tayo sa final. Unahin natin is, ano sa final? Mayroon tayong final activities. So ang dami. Mayroong 120 items. So, edit calculation. So, ang dami. Kung makikita nyo, itong naka-bold under final activities. Ito yung mga kategory niya, mga item niya sa loob. Activity 1 up to 8. So, say for example, FA1, FA2, FA3, final activity 3, FA4. So, dapat unique to, hindi ito magkapariha doon sa ibang variable o ID na ginamit nyo. FA5, FA6, FA7, tsaka FA8. Okay? So, yan. So, hit nyo lang yung enter or add ID number. Hindi na rin yung add ID number. So, yan. So, lagay natin dito, equal sign. So, ito. Copy, Ctrl V, plus, Ctrl V. So, ito yung 2. Ctrl copy, plus, Ctrl V, ito yung pang 3. 3. Plus, ito yung pang 4. Tapos, Ctrl V, ito yung pang Ctrl V. Ito yung pang 5 plus ito yung pang 6 activity plus Ctrl B, ito yung pang 7 at saka yung pang 8 ito. So lahat ng mga activity natin nandito na, FA1 up to FA8, so yan activity 8, okay, plus ito. So dapat double check nyo kasi front error kasi yung nandito. So lagay nyo sa parenthesis para mas specify kung sinong unahin. Divided by, this is divided by 120, parenthesis ulit. So ito times 50, so hindi zero base, times 50 plus 50, so parenthesis, lagay ulit. Tapos, this is 30%. So, this is times 0.3. Save nyo lang.
Okay. Hindi ko na ito check kasi same lang ito sa kanina. Next natin is yung sa final. Pwede yan nila sa final activity ito, final assignment. So ito, edit natin yung may ano summation symbol. Edit calculation. Ito is 30 over 30 points. So ito, final as if A is 1. Kasi final assignment 1, FAS 2, tsaka FAS 3. So, hit nyo lang yung enter. So, copy nyo. So, dito, equal sign, equals, paste, plus, paste, ito yung 2, plus, ito yung pang tatlong. No? This is yung pang-tatlo. Parenthesis. Tapos, divided by 30. 30 over total items. Tapos, parenthesis nyo. Tapos, times 50 plus 50. So, it's up to you, no? Kung ano ang gagamitin nyo. Kung magsisero base ba kayo o hindi. So, nasa inyo pa rin yun. Gagana pa rin yun dito. Anong, ano, i-apply nyo. So, this is assignment 30. This is times 0.3, 30%. So, save. Okay. Next is yung final exam. So, final exam, final assignments, ito yung final exam. Hanapin yung final exam. Ito yung final major exam. So, this is for over 40. So, itong naka-bold. So, final exam. Okay. So, copy ko yung ID nyo. Copy. Is equal to, tapos, divided by 40. Okay. Tapos, times 50 plus 50. And then, this is final exam, so this is 40%, so times 0.4, okay, save changes. So, same process lang to doon sa midterm kanina ginawa natin. Tapos, punta na tayo sa finals total, so, ito yung grado nila sa final, so ang hanapin nyo lang is yung finals total. Ito, click nyo lang yan. So, same process pa rin, is, ang i-add lang natin is yung activities, yung assignment at saka yung major exam. So, gagawa natin ng ano, ID variable nila. For example, final if a final activity total. If a total, ito is final assignment, final fast total. At saka yung final if a total. The final exam total. So, dapat yun eh. Kulang kapareha to. Doon sa iba. Click nyo lang yung enter. So, okay. So, copy nyo lang yan. Copy dito to. Equal sign. Paste nyo. Plus, copy nyo ulit itong isa. Insa. Assignment. Total. Copy. Lagay nyo yan. Paste. At saka yung major exam. Copy nyo yan. Paste. So, save changes. Okay. So, let's check kung may grado nga ba sila sa finals. So, grade report. So, check natin dito sa finals total nila. So, sa finals total, so, mayroon silang grado. So, may 89, may 91. So, ang next natin is set up is yung final grade nila. Is, oh, no, yung grado nila sa subject na yon. So, paano nga ba? So, sa atin is, kinukunan lang natin ng average yung midterm at saka yung final. So, let's just add midterm grade and final grade, then divide it by 2. So, that's the first grade nila o yung grado nila sa buong subject na yon. So, punta lang kayo dito sa baba, mayroon kayong third course total dito.
So edit nyo lang yan, yung may summation na course total, click nyo lang edit, edit calculation. Tapos lagay kayo ulit ng ID sa midterm at saka yung finals, yan ang lalagyan natin. So for example, midterm grade, at saka yung final grade, at saka yung final grade, okay? Hit nyo lang yung enter. Tapos, same process. So, i-add natin yung dalawa, tsaka divide, kukuha na natin sila ng average nila. So, copy. Ito V. Plus, final grade nila. Final grade. Ito, copy. Ito, V. At tsaka, parenthesis muna natin. Tsaka, divide it by 2. So, divide it by 2. So, midterm grade plus final grade divided by 2. Okay? So, save changes. Tingnan natin kung tama yung calculation ng system. So, punta tayo dito sa my course total. So, course, ito yung grade nila sa buong subject. So, check natin ito yung ka-awardo. So, mayroon siyang 83 points. Ito na yung total grade nila, kumbaga grado nila sa buong subject or sa course na yun. Okay? So, click nyo lang yan. So, yung ballpen sa gilid. Makikita nyo lahat ng nakuha niya per category. So, sa kanyang midterm, calculator na tayo. Calculator. Okay? So, sa kanyang midterm grade, hanapin natin yung midterm grade niya. So, sa midterm grade is, midterm total niya is 77.63. So, ito yung grado niya sa midterm, 0.63 plus final grade niya, finals total niya is 89.63. At saka, divide lang natin ito ng 2 kasi average ng dalawa. So, makikita nyo mayroong 83.63 which is yung course total niya or ito yung grade ng subject niya na ito. Itong nakuha niya is itong 83.63. So, meaning to say, tama po yung pagka-set up natin ng ating gradebook sa ating LMS. So, hopefully, nakuha niyo po lahat kung paano ginawa yon. So, review niyo lang. Tsaka, pag-practisan yung maigi at nang maka-apply niyo sa inyong mga subject. Okay? So, yan mga po. Salamat at magandang umaga.